Hi guys, welcome back sa ating channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng extension cord ng tama with correct specification. Sasabihin ko rin ang mga appliances na maaaring isaksak, ang maximum wattage nito na kayang i-handle, at mga do's and don'ts sa paggawa ng extension cord. Kung interesado ka kaibigan, panoorin mo ng mabuti ang video ito. Ito yung mga tools and materials na gagamitin natin guys. Meron tayong long nose plier, side cutting plier or side cutter, common plier o yung tinatawag na plies, Phillips screwdriver, surface type na convenience outlet, 4 gang na 10 amperes mill plug at 5 meters na flat cord wire number 16. Umpisa na natin guys. Ang first step natin ay buksan ang convenience outlet. Tanggalin natin yung mga screw. Ganitong uri ng convenience outlet ang lagi kong ginagamit guys tuwing gumagawa ko ng extension cord. Kasi sa loob niya meron siyang spring. Sa nakikita nyo, ayan, may mga spring para hindi mag-loose yung mga plug na isasaksak dyan. Unlike sa ibang uri ng convenience outlet, wala siyang mga spring. Ito meron. Tignan nyo ito guys, ito ay isang universal convenience outlet, wala siyang mga spring. Yan, pansin nyo wala. Ang disadvantage niyan, kapag nagsaksak ka, lagi kang nagsasaksak, may tendency na luluwag, hindi na siya babalik. Sa katagalan, luluwag siya. At magkokos ito ng loose connection. Itong may spring na outlet, kapag nagsaksak ka, ipitin niya yung conductor ng plug. Tingnan nyo guys, yan. Nakadesign yung mga spring para ipitin niya yung plug. Kapag bagong bili na outlet guys, wala kayong makikita na butas. Ganyan. Natanggal ko na kasi ito. Para matanggal, i-cut natin gamit ang side cutter. Pagkatapos, ilayin natin gamit ang long nose plier para magmukhang ganyan. Okay? Ang next step ay balatan natin ang number 16 na flat cord wire. Balatan natin yung wire na may habang 1 inch to 1/4 inches. Sa mga hindi pa marunong magbalat ng wire guys, meron tayong video niyan. I-click nyo lang yung nasa taas for full details. Ayan, tanggal na. So, hatiin natin tong strands na to sa dalawa. Pagkatapos ay i-twist natin. Sa kabila naman tayo guys, same lang din ang haba na babalatan natin. The same procedure tayo guys. Hatiin yung strands saka i-twist. Ang next step guys ay i-connect natin yung wire sa convenience outlet. So dito natin ikakabit ang wire, hindi dyan para hindi istorbo ang wire sa paglalaro ng spring sa tuwing nagsasaksak tayo ng plug. So tanggalin na natin yung mga screw guys. Paikutin natin counterclockwise. Ilagay ang screw sa gitna at pagkatapos i-twist ng mabuti ang wire. Siya nga pala guys, wala po tayong sinusunod na polarity sa extension cord.
Wala pong positive at negative sa wire dahil AC po ang dumadaloy. Walang baligtad sa pagkabit ng wire. Gamitan natin ng pliers para mas lalong mahigpitan. Advice ko lang guys, mas mabuti kung kayo ang gagawa ng extension cord nyo kaysa bibili kayo. Na-observe ko lang na mostly sa mga ready-made o yung nabibiling extension cord ay substandard ang wire niya. Makapal tingnan ang wire pero manipis sa loob. Pero hindi naman lahat. Bawasan natin guys para hindi sobrang haba yung wire. Ayan, so ganyan dapat guys. Ilagay na natin, payukutin ang screw clockwise para mahigpitan. Pwede rin hook type ang pagkabit ninyo ng wire guys, pero para sa akin, mas maganda yung pinaghiwalay yung strands, kagaya ng ginawa natin sa video. Based sa aking experience, mas mabilis matanggal ang connection ng wire kapag hook type ang ginagamit o ang ginamit sa ganitong uri ng wire. Make sure na mahigpit ang pagkakabit ng wire para hindi ito mag-generate ng heat na siyang pagkalusaw ng ating outlet. Ayan, tapos na. Takpan na natin guys, pero huwag kalimutan tanggalin yung dalawang screw na nakalagay sa cover ng convenience outlet. Maaari itong mag-cause ng short circuit at pagputok ng ating outlet. Ang maganda sa ganitong uri ng outlet guys, matibay siya. Kahit mabagsak o mahampas ay hindi siya mababasag. Hindi gaya ng ibang kulay ng convenience outlet, mabilis na mabasag. Sa kabilang dulo ng wire naman guys, balatan natin para sa male plug. Pagkatapos balatan, hatiin ang strands ng wire sa dalawa. Pagkatapos, itwist ang strands ng wire para maayos ito guys. Ito ang ating male plug guys. May current rating na 15 amperes which is more than sa ampacity rating ng number 16 na flat cord wire na 10 amperes. Meaning, mas mataas na current rating ng male plug, mas safe at mas matibay. Tip ko lang guys, kung number 16 ang gagamitin mong wire sa extension cord, dapat 10 to 15 amperes ang current rating ng male plug na gagamitin para maiwasan na malusaw ang male plug. Ang ating convenience outlet ay 10 amperes yan. So dapat magmamatch yung mga current rating ng mga gagamitin sa extension cord. So ikabit na natin yung male plug guys. Tulad ng dati, ilagay natin ang tornilyo sa gitna ng dalawang na twist na wire. And then pagkatapos, itwist. Higpitan natin gamit ang pliers. Sukatin natin and then putulin ang sobrang wire. Yung kabila naman guys, ang i-connect natin. Same procedure tayo guys, kagaya ng nauna nating ginawa sa video.
Reminder lang guys, huwag kayong mag-i-skip dahil mamaya sasabihin ko rin ang mga appliances na pwede lang isaksak sa extension cord para maiwasan ang overload. Siya nga pala, kung meron kayong gustong idagdag o gustong itanong, huwag mahiyang i-type sa comment box. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ang mga ganitong uri ng video, mag-subscribe ka na sa Learn to Fix. So, ikabit na natin guys. Sa paghihigpit guys, paikutin natin ang Phillips screwdriver clockwise. Tulad ng sabi ko guys, kailangan mahigpit ang ating pagkakabit ng wire. Make sure guys na walang strands ng wire ang nagkadikit o nakalabas sa mail plug para maiwasan natin ang short circuit at aksidente. Ilagay din natin yung lock guys para kahit mahatak-hatak yung wire natin, hindi basta-basta matanggal yung ating connection. Ayan, matibay na. Bago takpan, kailangan natin i-double check guys. So, pwede na. Takpan na natin guys. Konting ingat pala guys kapag binubuksan ang mail plug. Kung minsan kasi nahuhulog ang nut niya, kaya napapatagal ang ating trabaho. So, ilock na natin guys. Paikutin ang screwdriver clockwise. Para sigurado tayo sa ating extension cord, kailangan i-check natin gamit ang multi-tester. Kung wala naman kayong tester, kahit hindi nyo na i-check, basta see to it na walang nagkadikit na strands ng wire doon sa loob ng plug at sa convenience outlet. Safe na yun mga kaibigan. So, i-set natin ang tester sa times 1 or times 10. Pero sa ngayon, times 10 ang gagamitin natin guys. Parang sira kasi ang times 1 ng aking tester. Para ma-check, ilagay ang test probe sa mail plug. Dapat walang deflection guys. So ayan, wala nga. Ibig sabihin, okay ang connection natin, hindi siya shorted. Ngayon naman ay itetest natin ang continuity ng isang linya ng plug. Ayan, gumalaw ang pointer. Ibig sabihin, walang putol ang line na yan ng ating extension cord. Sa kabila naman, dapat gagalaw din yung pointer ng ating tester. O, tingnan nyo yung pointer. O, yan. So, gumalaw. Meaning to say, good. May continuity ang line ng plug hanggang dun sa convenience outlet. Overall, successful ang ating paggawa ng ating extension cord. This time guys, susubukan na natin siyang isaksak sa outlet na may kuryente. Ayan, nakailaw na yung LED. Meaning to say may kuryente na. Try nating pailawin yung lampshade. Tingnan natin kung gagana. So, gumana nga guys. Tama ang ating connection. Ang tanong, ano-ano ba yung mga appliances na pwedeng isaksak dyan sa extension cord?
Para masagot yan, dapat alam mo ang haba ng wire at maximum wattage na kayang ihandal ng inyong extension cord. Kahit sabay-sabay isaksak ang mga yan guys, safe pa rin, no overload. Reminder lang guys, total wattage of appliances to be plugged should not exceed the maximum wattage of extension cord. Hanggang dito na lang guys, sana nakatulong ang video ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na ang subscribe button para sa marami pang informative at helpful videos. Salamat!